Hello guys, good evening. So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapagpangilabot sa ating lahat. Okay, before anything else, kailangan ko muna kayong sabihan na hindi ito kwento ni Zach. Okay? So, si Zach kasi ngayon nasa bakasyon. Okay, so as you all know, pumuwi siya ng Pilipinas. Pero sinabihan niya ako na baka hindi siya muna makapagpadala ng story sa ngayon since yun nga nagbabakasyon sila ng pamilya niya. Lumabas din sila ulit ng bansa, lumipat sila ng ibang bansa para nga mag-travel. So, bongga diba? So, naiingit ako, gusto ko rin mag-vacation sa ibang bansa. Pero anyway, ganun nga. So, yun nga, hindi muna makakapag-share si Zach ng story. So, hindi ko alam kung kailan siya ulit makakapag-share. Maybe tomorrow, maybe the following day, maybe next week na. But still, yun nga. So, kailangan natin talaga intindihin na ibigay natin talaga kay Zach yung time na to para makapag-enjoy naman with his family. Ang pangit naman habang nasa bangka sila siguro or nasa airplane, imbes na yun lang sikaso niya yung anak niya at saka yung asawa niya, puro text siya ng text or yung parang siya sa cellphone, nagko-compose siya ng kwento sa cellphone. So, yun nga. So, medyo hindi naman yata makatarungan yun. Kaya hayaan muna natin si Zach na mag-enjoy sa kanyang bakasyon. And then, hopefully kapag ready na siya, kapag meron na siyang free time or magawa niyang maisingit, makakapagpadala siya ulit ng kwento sa atin. Okay. Pero huwag kayong mag-alala, ito namang kwento na pili ko ay talagang feeling ko magugustuhan niyo rin siya kasi nakakatuwa. So, medyo refreshing siya. Although, tungkol pa rin siya sa paborito niyong topic, aswang. Okay. So, ayun, hindi medyo kakaiba yung way ng pagkakakwento niya. So, medyo may pagka streetwise kumbaga. At saka babae siya. So medyo may pagka feminine yung pagkakakwento niya. So huwag niyo natin masyadong patagalin. So papakrinig ko na sa inyo kung ano yung kwento na napili kong ibigay sa inyo. Okay? So please sit back, relax, and enjoy. Gusto ko lang i-share yung experience ko sa mga bagay na dati ay hindi ko pinaniniwalaan. Hindi ko alam kung nakakatakot ito para sa inyo, pero dahil kasi dito sa aking istorya, mas lalong naging bukas yung isipan ko sa mga bagay na dati sa kwento-kwento ko lang din naririnig. So eto na nga, sana pagsyagaan niyong pakinggan dahil medyo mahaba-haba ito dahil madetalye. Ganun kasi ako magkwento pero pinilit ko pa din i-summarize yan. I'm Izzy, not my real name. Itong kwento ko ay nangyari noong 2010, nung pinadala ako ng parents ko sa probinsya dahil sa pasaway ako. Naisip siguro ng parents ko na baka sakali doon sa probinsya ay tumino ako. Noon ko lang din nalaman na may probinsya kami somewhere in Panay Island. Hindi ko na lang i-mention where exactly in Panay, kasi nga laking Manila talaga ako. So ayun na nga, mahabang biyahe. Inabot ako ng 19 hours sa biyahe. Pero hindi naman boring kasi by land and by sea ang peg. Bus, roro, bus, roro, bus. At ang gaganda din ng paligid, ang sarap ng pakiramdam ng fresh air, parang nilinis yung baga ko na nalaspag na yata sa Manila. Hanggang sa nakarating na nga ako doon sa probinsya namin at ang saya lang kasi ang warm ng pangtanggap nila sa akin. Yakap dito, halik doon, ang laki-laki ko na daw, pero sa totoo lang, first time ko lang silang nakita. Wala naman ako naramdamang kakaiba sa unang araw ko, at pagdating ko doon, nawala din sa isipan ko yung mga sinasabi ng mga friends ko na, "Naku sa blank, madaming aswang doon ah, katabi pa naman yun ng blank na mas maraming aswang." Dinedelma ko na lang sila. Kasi lakas maka lolo at lola ng mga ganyang klaseng kwento. First night ko matulog sa bahay ng lola mayang ko na kapatid ng aking lola. Doon ako tumuloy kasi yung tunay kong lola namatay na at matandang dalaga naman si lola mayang. Alam ko sa sarili ko na antok na ako. Hapon pa lang kasi sobrang haggard na sa biyahe pero hindi ako makatulog. Feeling ko may nanunood sa akin. Sa tabi kasi ako ng bintana na tulog, yung bintana na kung tawagin ay jealousy.
Maya-maya, nakarinig ako ng tunog na tik-tik-tik-tik-tik sa bandang ulunan ko. Yung tunog niya parang yung orasan tapos mabilis. Rinig na rinig ko siya kasi sa sobrang tahimik ng paligid. Tanging kuliglig lang at yung tunog na yon ang aking naririnig. Lumalakas pa at humihina siya. Tumatayo na yung mga buhok ko sa batok tuwing lumalakas siya. Ang tunog niya parang helicopter na nagsisimula palang umikot yung Elsie ang tunog. Di talaga ako nakatulog noon hanggang inabot na ako ng umaga around 6 a.m. Doon ako nakatulog, nag-iiba na kasi yung kulay ng langit. Kinatanghalian, kakain na kami ng lunch ni Lola Mayang at pabiru ko akong nagtanong sa kanya. Ma, may aswang ba dito? Mama ang tawag ko sa kanya. Para kasing may narinig ako sa tabi ng bintana, nanonood sa akin, nagtitik-tik. Tumatawa pa ako nung sinabi ko ito. Ang in-expect ko, sasabihin niya lang na wala lang yun para hindi ako matakot. Sagot pa naman niya sa akin, "Ah, huwag mong pansinin. Sinisilip ka lang yan bago ka kasi. Wala yan, hindi ka naman yan masasakmal." Tapos tawa-tawa lang siya na parang normal lang. Ganda niya, diba? Di ba lang sinabing wala lang yun? Para na rin siguro, masanay na lang ako sa mga ganong kaprobinsyahan. After 3 days, dumalaw kami sa kamag-anakan namin para ipakilala ako. Konting salo-salo tapos inuman. Hindi naman ako uminom kasi tanduay rami yung tinatagi nila. Ang tapang, pangmatandaing lasa. Maya-maya, habang nagkakintuhan kami, kasyo kamusta na daw ang parents ko, ano daw yung course ko sa Manila, etc. Bigla ko nakaramdam ng hilo. Sumama yung pakiramdam ko. Pinagpawisan ako ng buong buo, pero maliwalas naman yung paligid. Mahangin pa nga, pero grabe. Pawis na pawis ako, tapos parang akong nasusuka. Tinawag nila yung isang tiyuhin ko na turns out, pinsa ng mother ko. Akala ko bibigyan lang ako ng gamot, pero nagpakuha ng luya. Gagamutin daw ako. May biglang nag-flashback sa utak ko nung nasa Manila pa ako. Habang nanonood kami ng TV ng mama ko sa Manila, naalala ko yung Shake, Rattle and Roll na movie sa Cinema One. Sabi ni mama, "Anak, alam mo yung inaalay na tao ng mga kulto? Pinapatay tapos inaalay? Totoo kaya yun?" Sabi ko naman, "Saan naman nalaman yan, ma? Diyos ko, sa TV lang yan." Sabi niya sa akin, "Sa mga pinsan ko sa blank, oo, walang halong biro. Totoo yun. May mga pinsan din ako doon na marunong manggamot. Madami dun sa probinsya na kala mo sa TV lang, pero totoo talaga yun." Ako naman, tangu-tangu lang ako sa sinasabi niya, pero sa isip ko, hindi ako naniniwala. So back to the story. Lumapit nga sa akin yung tiyuhin ko na pinsan ni mama. Pinutol-putol yung luya at may inipit sa kamay ko at sa paa ko. Tapos pinahid sa noo ko. Basta kung anong ritual, grabe, lakas maka Jessica Soho Halloween special. Sabi ko sa sarili ko, tanggagamot nga siguro to kasi may nakita akong kwintas na kulay gold na hugis triangle. Tapos yung tali na parang pang school ID sa elementary na nakasabit sa leeg niya. Hindi ko na nakita kung anong nakadrawing o nakasulat doon. Kasi nga sobrang sama ng pakiramdam ko at nakafocus din ako sa ginagawa niya. Ayun na nga, may paihip-hihip siya sa luya tapos bumubulong ng dasal sa hangin. Tapos nakayuko at inihipan din ako sa ulo. After noon, unti-unting gumaan yung pakiramdam ko na parang walang nangyari. Tinanong siya ng mga kamag-anak namin. Sabi sa kanya, "Ano yun, Bong?" Pangalan ni Tito. Sagot niya, "Wala, nakusyonadahan lang." Sabi pa na nagbiro, "Baka crush ka lang." Tapos tawanan lang sila na parang wala lang pag-aalala sa nangyari sa akin. Tapos nung pauwi na kami, binilin sa akin na ilagay ko daw sa ilalim ng unan ko yung gagamitin ko yung luya. Lumipas sa mga araw na normal lang naman. Inom dito, inom doon. Grabe,
Dinala ko yung buhay ko sa Manila dito sa probinsya. Kainuman ko ang mga pinsan ko at ang mga tiyuhin ko. May isang araw na nagiinuman kaming dalawa ng Tito Nonoy ko nang may marinig kaming parang ibon na mabilis na dumaan. Parang wak, 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 wak ang huni. Sabi niya, narinig mo yun? Sabi ko, oo, bakit? Sabi niya, aswang yun. Sabi ko naman kay Tito Nonoy, weh, di nga, edi cool. Parang binabasag ko siya pero sabi niya, oo nga, aswang yun, pero di naman yun manggagalaw sa'yo. Madaming insidente na may dumadaan na aswang kuno sa mga araw na pinamalagi ko sa probinsya hanggang sa nasanay na lang ako. Gaya na kung gaano ko nakitang sanay na mga tao sa ganong insidente. Minsan, pag lumalabay may lamay sa amin sa patay, may dadaang gano'n na wak wak wak. Sasabihin lang ng mga nasa lamay, hoy, umaga na, umuwi ka na. Mas focus sila sa baraha kaysa dun sa aswang na dumadaan. Pag gabing nakatambay kami sa labas, may mga dumadaan na nung una, nararamdaman ko yung kaba. Pero nung tumagal-tagal, nasanay na lang din ako. Minsan, nagiinuman kami magpipinsan, umiihi kami sa palayan. Nang may biglang may dadaang aswang at biglang sasabihin ng pinsan ko, hala, aswang! Magmamadali kaming umihi tapos tatakbo pabalik sa inuman ng nakatawa. Imbis na takot ang mamutawi sa mga mukha namin, sasabihin ng kainuman namin, aba, nagtawag pa kayo ng aswang ah. Alam mo yung best, parang normal na lang. So mas lalo akong naging curious kung aswang ba talaga yung dumadaan sa gabi. Madalas ako nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Marami silang kwento na aswang. Daaswang daw talaga yung mga dumadaan na yun. Marami na rin silang mga iba't ibang experience na close encounter with the aswang. Sabi nila, ay, narinig mo din pala yun, easy? Kaya din daw hindi namimirwi siya yung mga aswang dahil kakilala din nila. Sa dinami-dami ng napagtanungan ko, never ever sila nagbanggit ng pangalan or clue kung sino sila at di lang daw nag-iisa at marami daw yung mga aswang. Meron din daw masamang aswang na yon na ayaw talaga nilang maging aswang. May mga oras lang daw talaga na lumalabas yung pagkaaswang nila kahit hindi nila gustuhin. At mas naloka ako sa sinabi nila na yung isa daw dun ay kikilala ko. E di nyaw! Nakasanayan ko na nga lang ang mga eksena from probinsya hanggang sa isang araw may nasaksihan akong kakilakilabot na pangyayari na di ko lubos maisip na mangyayari sa buhay ko. Katabing bahay mismo ng Lola Mayang ko ay kamag-anak din namin. Ang dami nga naming kamag-anak doon sa lugar na yun. Kakaloka, mayat maya basta makasalubong namin pinagbibless ako. Parientes din daw namin yun. May tatlong bata sa tabing bahay namin na magkakapatid. Mga cute lahat at malusog. Anak sila ng pinsan ng mama ko sa pinsan ko na din. Isang araw, pumasok silang lahat sa school. Elementary lang sila. Naalala ko grade 2 pa lang yata si Noli noon, yung nag-iisang lalaki sa kanilang magkakapatid. Maaga pa lang nagulat kami. Hinatid ng tricycle si Noli. Nagsusuka daw at masama ang pakiramdam. May sakit daw pero pumasok yun na masigla. Excited pa nga yung pumasok kasi binilihan ko yun ng Chips Delight na malaki, katulad ng Chips Ahoy pero mas mura. Nanghiram sa akin ng pera yung mama niya. Gusto niya daw kasi dalhin si Noli sa doktor kasi nga namumutla at nanginginig. Ako lang ang tao noon kasi si Lola Mayang nasa rice mill, nagpapagiling ng bigas na pinagkakakitaan niya. So sabi ko, Ate Inday, saglit lang ha. Hintay mo ako, punta lang ako sa Banwa. Kukunin ko yung padala ni Mama sa Cebuana. Sakto, padala ni Mama yon ng allowance ko. Hindi ko na sinilip si Noli sa kanila sa pagmamadali ko kasi kita ko ang worry sa mukha ni Ate Inday. Hanggang sa nakauwi na ako galing Banwa, doon ako dumiretso sa kanila. Nagulat ako sa nakita ko. Napatras ako at kinabahan.
ang bilis ng tibok ng puso ko. Napamura ako ng mahina dahil sa itsura ni Nolly. Alam mo yung itsura na kinukumbulsyon? Nakatirik ang mata niya tapos nanginginig yung mukha niya na malaman. Naging humpak yung mukha niya na parang sa adik. Para ako namamalik mata pero totoo. Naiiyak ako sa awa kasi sa itsura niya parang itsura ng napuposes. Na biglang pumayak kaya kala mo may TB. Umiiyak ako, sabi ko, "Te, pagmut na natin to, te." Natataranta na ako pero alam kong hindi doktor ang kailangan niya. Napaka-imposible na biglang nagbago ng ganun ang itsura niya. Sobrang init ng paligid na parang nanggagaling sa katawan niya. Yung init gusto niyang sumigaw ng, "Mama! Mama!" Pero hirap siya. At nag-iiba ang tono ng boses niya na parang boses babae na demonyo. Maya-maya, parang napagod yung katawang lupa ni Nolly. Nakatulog siya pagkatapos kumain, pero sinuka niya rin. Akala ni Ate Inday ay magiging okay na si Nolly, pero pagsabit ng pasado alas 3 ng hapon, mas lalong lumala ang pag-chill niya. Pinagpapawisan na siya hanggang sa nagwawala na siya sa sakit. Minsan makikita mo galit siya. Nagpatawag ng albularyo ang kapitbahay namin at tumating ang albularyo kasama na si Lola Mayang na galing ng rice mill. Nung nakita ng albularyo si Nolly, may kakaibang eksena yung albularyo. Biglang umatras. Sabi niya, "Di ko magagawa yan, Mayang," sa salitang Bisaya. Nakita ko yung galit sa mukha ni Nolly nung dumating sila Lola Mayang at albularyo. Pagkaalis ng albularyo, ngumiti si Nolly na nakakaloko, parang pangdemonyo. Nagbalik siya sa pagwawala. Dire-diretso magsalita ng walang humpay. Hindi ko na maintindihan kasi ang nalalim ng bisaya niya. Nagahalong emosyon ang pinapakita niya. Minsan magagalit, minsan nagmamakaawa sa sakit. Minsan tumatawa at nag-iiba ang boses. Noong nakalis na nga ang albularyo, sumigaw si Lola Mayang, "Day, kuha ka na luya, dali!" Gulat ako. Sabi ko sa sarili ko, "Hala, may talent din pala sa luya si Lola? Grabe, mabibida-bida." Plastic akong apo, sorry na Lola. Haha! Ang daming humahawa kay Nolly. Kahit bata pa siya at pumayat ng bigla, eh grabe ang lakas-lakas niya. Tuloy-tuloy pa din siya sa pagbibisayang malalim hanggang sa sinimula na ni Lola Mayang ang luya-luyahan portion. Maya-maya, nagulat ako kasi nakita ko na lang silang nag-aaway ni Nolly. Nagsasagutan sila ng bisaya. Pasapog din pala magmura ito si Lola Mayang at nakakagulat lalo si Nolly. Alam kong may tao sa likod na nagbabalang si Nolly eh kasi nag-aaway sila ni Lola Mayang. Sa takot ko, natataranta ako na naluluha habang nagdadasal. Maya-maya, minura ako ni Nolly ng solid at malutong na "P.I. mo" as in Tagalog version sa malaking boses ng babae. Ako naman syempre sobrang na-shock at na-scandalized for the first time in my life sa ganong eksena. Napatras ako tapos bumaba ako sa hagdan ng kubo. Tawa ng tawa si Nolly at nagpatuloy ang pag-aaway nila ni Lola Mayang. Naglakas loob ako na umakyat ulit at syempre, kahit takot, gusto ko makiusyoso habang tinatapos na ni Lola Mayang ang luya-luya portion. Maya-maya, nagulat ako kasi nakita ko na lang silang nag-aaway ni Nolly. Nagsasagutan sila ng bisaya. Pasapog din pala magmura ito si Lola Mayang at nakakagulat lalo si Nolly. Alam kong may tao sa likod na nagbabalang si Nolly eh kasi nag-aaway sila ni Lola Mayang. Sa takot ko, natataranta ako na naluluha habang nagdadasal. Maya-maya, minura ako ni Nolly ng solid at malutong na "P.I. mo" as in Tagalog version sa malaking boses ng babae. Ako naman syempre sobrang na-shock at na-scandalized for the first time in my life sa ganong eksena. Napatras ako tapos bumaba ako sa hagdan ng kubo.
Tawa ng tawa si Nolly at nagpatuloy ang pag-aaway nila ni Lola Mayang. Naglakas loob ako na umakyat ulit at syempre, kahit takot, gusto ko makiusyoso habang tinatapos na ni Lola Mayang ang luya-luyahan portion. Huling step niya ay tinapat niya yung luya sa noon ni Nolly at hinipan. Pagkaihip niya, nakita niya na nagbago ang mukha ni Nolly. Bukod sa kanya, may nakakita din. Yung kapatid ni Lola Mayang na babae, umakmang hahampasin ng hawak niyang pamaypay si Nolly nang bigla niyang pinigilan ang kanyang sarili. Ito namang si Lola Mayang na pamura ng malakas at bumulong kay Ate Inday kung sinong nakita niya. Napadyos ko po na lang si Ate Inday, pero ito yung sinabi ni Lola Mayang na paulit-ulit na naaalala ko. Walang giya ka! Lubayan mo ang apo ko, hayop ka! Ipagkakalat ko sa banwa ang kahayupan mo! Aswang kang demonyo ka! Naturungan kang teacher, demonyo ka! Pag di mo tinigilan ang apo ko ngayon din, pagsisigawan ko sa banwa na inaswang mo ang apo ko, ipapapatay kita kay Blank! Alam ko, tsuhin ko yun. Magagamot din daw na hindi ko pa nakikita. Pagkatapos ng mahabang pababanta ni Lola Mayang, ay nawala ng malay si Nolly at unti-unting bumabalik yung itsura niya sa dati. Nang gumising siya, ang unang sinabi ni Nolly ay, "Ma, nagugutom po ako." Napag-alaman ko na teacher niya pala sa science yung umaaswang sa kanya. Ganon daw umatake ang mga aswang sa lugar namin. Hindi kakakainin ng pisikal. Sa isip kanila kinakain at inuubos. Inilipat ng school si Nolly dahil sa takot nung ikinuwento ng mama niya ang nangyari sa kanya. Pero hindi pinaalam ni Ate Inday na teacher niya yung gumagawa sa kanya ng ganun. Minsan, nagpunta kami ni Ate Inday sa merkado para mamili. Tinuro niya sa akin yung umaswang kay Nolly. Nakita namin sa merkado parang ordinaryo lang din naman na tao. Nagkataon lang din siguro na nakashade siyang itim tapos nakabistidang itim. Pero klase ang datingan. Nakapayong pa tapos may alalay siyang parang yaya ata niya na dagabuhat ng pinamimili niya. Nagsisimba rin pala yung mga aswang na yun na parang ordinaryong tao lang. Sana walang kamag-anak ko ang makarinig nito lalo tapos isusumbong ako kay Lola Mayang. Sana nagustuhan nyo kahit mahaba. Pinaikli ko na nga yan. Alright, so yun yung kwentong napili ko na ilahad sa inyo ngayon, gabi. So tungkol ito sa isang babae na pinadala siya ng kanyang magulang doon sa Panay para tumino siya. So karanasan sa Panay. So ito yung mga experiences niya doon. So medyo kakaiba siya, diba? So hindi siya yung typical na babae na medyo mainhin. Siya siguro yung parang modern na babae ngayon na umiinom, malamang naninigarilyo rin siya, or medyo modern talaga, yung parang palaban kumbaga. Wala naman masama doon, as long as siyempre nasa lugar, hindi masyadong, masyado siyang modern kumbaga. Kailangan pa rin na mapanatili niya pa rin, or at least kahit paano, nanatili pa rin sa kanya yung pagiging isang typical na Pilipina. Na pinakita rin naman niya kasi, yun nga napakita, although ganun yung exterior niya, medyo rough, or medyo hard, nagpakita pa rin siya ng sensitivity, lalo na nung nakita niya na parang yung bata, yung si Nolly, parang sinasaniban ng masamang espiritu. Hindi, well, turns out, hindi siya sinasaniban, kung hindi, parang pinaglalaroan siya ng aswang. Okay. And dito sa kwento nito, nalaman natin na hindi lang pala talaga yung mga aswang iisang klase. So, meron din palang aswang na hindi lang kumakain ng tao, okay, kung hindi talagang parang sinisip-sip yung energy mo, yung nga, parang akala mo, sinasaniban ng masamang espiritu, yung pala inaaswang siya. Okay, so, yun. Oh, by the way, before I continue, kailangan ko lang muna sabihin na, okay, yung mga ibang kwento kasi na nakukuha ko is galing sa ibang sites. So, according to them, it's a real story tukol sa kanilang real experience. So, syempre, gaya ng kahit anong klaseng kwento na minibigay sa atin, hindi rin naman natin siya mako-confirm talaga kung totoo ba o hindi. So, kapag sinabi nila naman na totoo, let's give them the benefit of the doubt. Okay, na totoo talaga yun. Kasi, hindi naman natin si pwedeng sabihin na lang basta-basta na hindi yun totoo. Kasi, ganyan.
So, syempre, ang makakaalam lang talaga kung ano yung totoo ay yung tao nag-send, and then siguro yung mga taong kakilala niya, kung makikilala siya na siya yun. Okay? Pero yun nga, wag na natin i-bash yung mga taong ito, yung mga nagpapadala ng kanilang mga kwento, yung nag-share ng mga stories nila. Kasi kung ganyan ang ganyan, na parang tipong maaaring nagsasabi ka naman ng totoo, and then, itong mga taong to na nakapiligid sa'yo, palaging parang dinidispute na hindi yan totoo, hindi yan totoo. So, sino pa ba yung magkakaroon ng gana na mag-share ng kwento nila, di ba? So, please, yun nga, kung hindi nyo siya gustong paniwalaan na totoo, di, itreat nyo lang siya sa entertainment, kumbaga. So, sabihin na lang natin na talagang, kung maganda yung kwento, di, enjoy nyo lang as entertainment. Huwag yung paniwalaan na totoo. Hindi na wala naman pilitan kung ayaw nyo maniwala, di ba? So, ayun lang. Ilang masasabi ko tungkol dyan. Ayun, so, tungkol dito naman, sa mabalik tayo sa kwento, nakakatuwa kasi meron na naman tayong natutunan tungkol sa Luya. So, i-confirm ko to kay Sa, kung talagang may nalalaman siya tungkol din sa Luya, pagbalik niya, tatanungin ko si Sa kung talaga bang pwedeng gawin panlaban yung, ano, yung Luya. Parang casual na casual lang talaga yung mga tao dun sa probinsyang yun. Parang hindi na sila naso-surprise or nasya-shock o natatakot kapag may mga pag-alagala ng mga aswang. Siguro napaka-common na kasi talaga sa kanila nun. And then, hindi naman yata sila inaano until ngayon nangyari dito sa batang to. Na hindi ko naman masyado maintindihan kung bakit of all people, itong bata pa to yung inaswang. Bakit kaya? So, meron ba siyang nagawa doon sa teacher na yun na sinususpechahan nila na umaswang sa kanya? Kaya siya yung napili? Or talagang wala, random lang talaga? Kasi, grabe naman tong teacher na to, estudyante niya pa talaga yung biniktima niya. Sana man lang, di ba? Kung kailangan niya talagang mamiktima kasi nga aswang siya, at least choose someone na stranger din sa'yo na hindi mo kakilala or sa malayong lugar siguro. Kasi parang wala naman kayong pinagsamahan ng mga taong ayun. Kasi nga kilala nga siya, kilala niya rin. Di ba? Nakakaawa naman. So, ayun lang. So, Sak, kung nakikinig ka, although hindi ito kwento ni Sak, tinatanong ko na rin siya tungkol sa mga ganitong klaseng kwento since siya yung aswang expert natin, yung in-house na aswang expert, kumbaga. Na yun nga, totoo bang may ganon yung ano, may mga aswang talaga na sa isip lang, hindi sila kumakain ng tao pero parang vampire ang dating nila, psychic vampire, is hinihigop yung enerhiya mo, ganyan. Ayun, so ayun lang naman, and then may iba tayo guys, so hindi ko kasi alam kung pwedeng sabihin to, since meron kasing isang member dito sa channel natin na talaga may ginawang na napakaganda para sa akin. Hindi ko nasasabihin kung ano exactly yung ginawa niya. Pero ayun nga, so maraming salamat sa'yo. Hindi ko alam kung gusto mo ibanggitin yung pangalan mo, pero alam mo naman kung sino ka. So thank you talaga. Unexpected yung ginawa mo. Bahala na si God na makaganti sa'yo. God bless po talaga. So maagang Christmas gift po is sa akin. So thank you talaga sa'yo. Okay, so ayun lang muna sa ngayon. So, ayun nga. Okay, hindi pala. So, gusto ko sanang sabihin sa inyo, kung gusto niyo mag-share ng stories ninyo, please pakisenda lang po sa dollsandspooks@gmail.com. Yun po. Titingnan ko po yung kwento ninyo, and then titingnan po natin kung maaari po natin i-share dito sa channel natin. Okay. And then, but definitely, most of the time talaga sinishare ko po lahat ng mga kwentong binabahagi ninyo sa akin. Kasi yun naman po yung gagang gusto ko mangyari, yung mag-share kayo ng kwento, yung mga true experiences ninyo or experiences na makakakilala ninyo para mabahagi natin sa iba, hindi lang for entertainment purposes, for educational purposes na lang din. Kaya yan ang ginawa ni Zach, marami tayong natutunan sa kanya na pwede natin gamitin siguro in the event na may encounter tayo na aswang or multo or elemento. Ayun, and then tanong ko lang din pala, so ready na ba kayo mag-move on from aswang stories? Okay lang ba sa inyo kung mag-start na tayong mag-discuss ng ibang klaseng kwento naman? Like ito po sa mga diwata, mga inkantado, mga elemento, ganyan. O mga multo, ganyan. Okay? So ready na po ba kayo na mag-move on? Although mag-ano pa rin tayo, mag-aswang pa rin tayo from time to time. Pero yun nga, kasi kung mapapansin nyo, puro aswang yung mga na-feature natin. Na okay lang naman sa akin, pero siyempre, baka kasi yung iba nagsasawa na rin, gusto naman nilang makarinig ng ibang klaseng kwento. Pero ayun, so
sabihin nyo na lang sa akin sa comments, please, kung gusto ninyo na makarinig na ng ibang mga kwento. May mga ibang, may mga ilan nila na nagsabi na yun nga, gusto nila mangyari. Pero gusto ko malaman yung sasabi na pa ng iba, kung gusto nyo ba puro aswang lang, or talagang pwede na tayo mag-move on sa mga multo naman, or mga elemento, or encantado, ganyan. Okay, so yun nga, please. So, salamat sa pakikinig. Thank you so much for watching. Take care always. God bless. Bye-bye! Nagustuhan niyo ba yung napanood niyo? Kung ganun, bakit hindi pa kayo nagsisubscribe? Mag-subscribe na at panood ng mga videos na sishare namin sa susunod. Or else, pupuntahan ko kayo sa bahay ninyo. Mwahaha!